Ano nga ba ang update sa batas RA 11916 o ang Social Pension Act na lapse into law noong July 30, 2022? Ano nga ba itong RA 11916? Ito ay ang batas na nagbibigay karagdagang pensyon para sa mga indigent senior citizens na kasalukuyang tumatanggap ng 500 pesos per month ay madadagdagan pa ng another 500 pesos at suma total ay 1,000 pesos per month na ang pensyon na kanilang tatanggapin. May pondo na nga ba ang pamahalaan para sa mga senior citizens upang maipatupad ang RA 11-196? Marami kasi ang nagtatanong na mga pensioners, bakit 500 pa rin ang kanilang natatanggap na mga pensyon sa halip na 1,000 pesos, samantalang naisabatas na ang RA 11-196. Marami tuloy ang mga spekulasyon na ang pondo nito ay nakurakot na. Kasi right now, nagkakagulo ang mga tao dito sa baba. Yung mga beneficiaries, yung mga nakatatanda mismo. Yes, ang iba sa kanila, they get different informations from various sources. Ang iba may mga nagbablog, ang iba may mga balibalita ba. Na so ang akala ng ibang mga nakatatanda tuloy is that continuing yung implementation ng dating program na 500 pesos and na dinagdagan, so ang tingin nila there should be no cut off sa delivery ng service. So ang tingin nila sa ngayon ay sinasagawa na yan, at ang tanong nila, bakit daw hindi nakakarating sa kanila? So ang sinasabi ko nga sa kanila, that is not yet being implemented at this time. And then ang tinatanong nila, ano daw ang ginagawa ninyo? Nanay Salvi, aligned with that po, alam naman siguro ng lahat na the implementing rules for the IRR of the 11-350 was done a long time ago. And because of that, the NCEC is now executing what is in that IRR, no? Little by little, in-execute po natin. And alam din po ng lahat na nababasa po, in fact, marami pong speculations about this, yung tinatawag na Republic Act 11-916 po. Ito po ba? Correct. And the IRR po is already done, tapos na po. Meaning po na pwede na po isagawa yung nasa IRR ng 11-916. But then, while the law has been lapsed as a law, para nang pwede na po implement, may kunting kailangan po kasi budget requirement po eh. Ano naman pong ibibigay kung wala pa yung budget? Kung wala naman. Yes. Di po ba? Malaking kailangan po yan, hindi po yan konti. Hindi po maliit na halaga yun. Malaki po yun. Kasi alam mo naman, karagdagang 500 eh. The original budget for the soft pen, which is really 500 each month, alam naman natin yan na may budget na yan. But then million. For the karagdagang 500, which makes it 1,000, medyo marami po mga speculations nandun na. But honestly, wala pa po yung tungkol sa other 500. Ang mahalagang tanong po rito ay kung kailan maipapatupad ang karagdagang pensyon ng mga senior citizens. Our national leaders, especially the people in Congress and the Department of Budget and Management, should come to front and be forthright and honest na wala pang pera. Kasi ang kawawa, kayo sa NCSC ang pinagbubuntunan ng sisi, wala nga kayong kamalay-malay dyan. Kami naman, dahil alam namin, dinidepensahan namin kayo, pinagbibintangan pa kaming mga tao ninyo, pero sa totoo lang, alam namin yung totoo. So, yes, dapat, yes, DSWD, Department of Budget, and even Congress who came out with this law without allocating the needed budget, should come forward and be honest and forthright. Para naman yung expectations ng mga nakatatanda, hindi naman. Down na nga sila, tapos pinapaasa ng pinapaasa, tapos ang dami pang chismis.
hanggang kailan sila maghihintay kung wala naman palang inila ang pondo para sa kanila. Ano pa ang silbi ng batas na RA 11196 kung hindi naman ito mapopondohan? Someone in the leadership should come forward, explain to the public once and for all, wala pa yung pera, mag-antay kayo. And then maybe if they can make a promise that this will be retroactive at huwag kayong mag-alala, siguro kakalma ang kalooban ng mga nakakaraming seniors.